Good morning mga kapadyak. Narito naman tayo ngayon with August. At nung isa nating kasama, dadaanan natin siya sa Muson. Ang destination natin ngayon is Ubando, Bulacan. Magsasayaw tayo ron para matapad yung gusto natin. Pare-pareho. Ganda ng umaga. Yun, nandito na tayo sa Muson. Itong intersection na to, didiretso tayo rito actually. Yung sa kaliwa is going to Marilao. And dito naman sa kanan is going to Santa Maria sa Pampalay proper. Pero tayo, didiretso tayo. Kaya nami-meet up lang natin yung kasama natin dyan banda sa unahan. Si Herbert alias Bogart. So, hanapin lang natin siya banda dito. Saan kaya siya nagaan tayo? Nasaan ka na? Iiwan na akong nag-iisa. Saan kaya siya? Wala pa. Check natin dito sa simbahan. Wala pa. So, antayin natin siya rito. So, ito yung simbahan ng parokya ni San Isidro, Labrador, Muzon. So, dito tayo mag-aantay sa kanya. A few moments later. Yun, namita natin ang ating kasama si Bogart. Nasa unahan. So, right out na tayo. Time check natin, 7:45 AM. Medyo na late kami ng ride out. Dapat ang ride out talaga namin kanina ay 7. So may biglang humabol na kasama natin itong si August. Inantay natin sa cliente. Nag-waste pa ako ng ano ko. Naiwan ko rin kasi yung memory card ko. So binalikan ko pa rin sa bahay. So yun, kaya medyo na late tayo. Ayun, dire-diretso na tayo. Ayan, itong kanji na to, isasama pa rin ito ng tubo.
Memorial Park. Marami pa rin pa ating lupa dyan. May bago rin yan. Mas marami. Ng hangin, napakalamig. Napakalamig. So, dito pa rin tayo sa Pasong Tumana. Sarap magbike. So, ayan, nandito na tayo ng intersection ng Tumana. Dito tayo, kakaliwa tayo rito, going to Santa Maria. Ito sa kabila na to is going to... Ah, mali pala. Kumakaliwa tayo, going to Bukawi. Yung pakanan na yun is going to Santa Maria. Sa Pampalay proper. So, dire-diretso lang natin to. Then, pagdating sa dulo ng Bukawi, kakanan tayo ng kanto ng... Anong kanto ngayon? Nakalimutan ko eh. Basta may palatandaan tayong 7-Eleven doon. Bulacan. Time check natin. 8:15 AM. So yun, ito tatawid lang tayo rito. NLEX na yun dyan sa baba eh. Then dire-diretso lang tayo hanggang dulo. Sa kanan tayo ron sa may 7-Eleven.
Napalagtas na yata yun, yung kasunod na ano, kakananan natin. Pansin nyo rito, yung mga dating tindahan ng paputok, puro sarado na. Sayang, ang laki talaga ng epekto ng pandemic na yan. Dahil yung mga, yan, tulad yan. Yung mga bilihan ng paputok dati, nagsipagsara na kasi bawal na rin paputok. Nagbawal na rin ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, shout out sa'yo. Yan, pagdating natin dito sa kanto, sa kanan, kakanan tayo dyan, sa kanto na yan, sa may 7-Eleven. Going to Balagtas, Bulacan. Okay. Okay, okay. Morning! So yun, dito na tayo ngayon sa Balagtas, Bulacan. Dire-diretsuhin lang natin do. Pagdating natin do sa Jollibee, may parang sangandaan doon eh. Kakaliwa tayo rin, papasok tayo sa kaliwa. Medyo mainit na. Medyo tumitirik na yung araw. Yun o. Ganda. Woo! Ganda rito. Ah, Bukawi pa rin pala to. Sorry. Hindi pa pala tayo nakakalagpas ng Bukawi. Ayan, Bukawi Market. Public. Public Market. Yun. Last time dumaan kami rito, itong kasada na to, grabe baha to, ginagawa pa to eh. Sobrang traffic dito. Ngayon okay na siya, patag na uli. Ngayon mapapansin nyo, medyo tumaas siya. Medyo pababa to rito sa dulo. Yung last daan namin dyan, sobrang baha dyan. Napakalalim ng tubig. Hanggang tuhod yata. So, nagiging cause siya ng traffic. Ang hirap. Yun, nandito na tayo ngayon sa Balagtas, Bulacan. Woohoo! Mainit na. Masakit na rin sa balat yung ano ah. Araw. Time check natin, 8:30 a.m. So, didire-diretso lang tayo dyan. Then, pagdating dun sa traffic light sa dulo, meron parang sangandaan dun eh, sa may Jollibee. So, papasok tayo ron going to Balagtas pa rin yata yun. Kasunod na yun, sa kaliwa na yun. Then dire-diretso na yun, papunta ng Ubando, Bulacan. Yun. Yan, pagdating natin doon sa Jollibee na yun, kakaliwa tayo ng Bulacan, Bulacan. Tapos dire-diretso na, papunta ng Ubando. Yan, dito sa sanganda na to, dito tayo kakaliwa. Going to Bulacan, Bulacan. Careful mga sir. Morning! So yun, dire-diretso lang tayo rito. I'm not sure kung sakop na to ng Bulacan, Bulacan or boundary pa lang siya ng Balagtas. So, dire-diretso lang tayo rito. Yun, sako pa rin pala to ng Balagtas, Bulacan. So, doon pa pala yung boundary ng Bulacan, Bulacan. Shoutout nga pala kay Sir Ronnie. Taga rito yung si Sir Ronnie, alam ko eh. Isang kapot-pot, laging kasama ni Sir Ian Howe. Uy, si Batman!
Sana makasalubong natin siya rito. Lodi rin natin yun eh. And we are now in Giginto, Bulacan. Giginto, Bulacan pala yung next na bayan ng Balagtas. Akala ko Bulacan, Bulacan. Mali pala ako, sorry na. So, ito, itong kalye na to, Giginto, Bulacan to. Hindi ko alam kung sa inyo, ang boundary pala, naalala ko na. Ang boundary ng Bulacan, Bulacan is sa dulo, pagkakaliwa natin. Yun, naalala ko na. Dire-diretso lang to, pagdating natin sa dulo, kakaliwa tayo. Yun yung boundary pala ng Bulacan, Bulacan. Okay, good. So far, maganda talaga pa rin ang kalsada. Puro patag lang, wala tayong masyadong inaahon. So, alam ko dito sa kalsada rito, puro patag lang naman talaga. Walang mga paahon dito eh. Pass muna tayo sa paahon. So yun, ito na. Ito na yung entry natin ng Bulacan, Bulacan. Dito sa kanto na to. Kakaliwa lang tayo rito. Actually, diretso lang pala to eh. Ayan, tuloy po. Bayan ng Bulacan. Bulacan, Bulacan. Bulacan, Bulacan. Bulacan, Bulacan. Parang ano na, ulit-ulit lang ah. Meron na kami nahanap na kainan sa wakas. Lulugo lang muna tayo sa ngayon. At gutom na talaga. Ito lang yung naghahanap natin kainan. Pero okay lang, almusal pa lang naman to. Mamaya pa naman tayo kakain talaga. So, walang pangalan yung lugawan ng mga kainan natin. Pero ganda na spot na to. Nasa harap ng simbahan. So yun. Kakain lang muna kami saglit, then tuloy tayo sa ride natin. Kita ka sa mamaya. A few moments later.
nandito na tayo sa simbahan ng Ubanda. Ayan, makikita niyo yung simbahan, napakaganda. Napakalinis. Ngayon yung buong paligid natin. So, yan, sino kaya ang sasayaw sa amin tatlo para matupad yung gusto. So yan, si August, galing na siya sa loob. Nanalangin siya. Ako rin, galing na rin ako sa loob actually. Nag-pray din muna ako bago natin i-take tong video na to. Siyempre, God first. Ayan, ikot ko lang kayo rito sa paligid. Kahit ako lang sa inyo. Ayan, ang 10 utos ng ating Panginoon. Ayan, ganda rito. Ayan, si Mama Mary. Yung dalawa nating kasamahan. Museo de la Parroquia 1754. So yun, titake lang tayo ng konting picture, then rest tayo ng konti, then ride out na ulit tayo. Yun, kita ito tayo mamaya. Nag-take lang kami ng picture dun. Then gumawa lang ako ng konting video, nag-pray, then konting pahinga, tapos alis na uli. Naplan muna kami rito ng Bukuan sa may bandang unahan. Gusto magbuko ng kasama nating si Herbert eh. Then after buko, ride out uli. Uwi na tayo, dire-diretso na yun. So, kita tayo mamaya. At ayun, sa kasamaan palad, wala kaming nahanap ng Bukuan. So ang uwi namin is sa Sari-Sari store. So, ang gagawin namin, bibili lang kami ng inumin ng konting machichicha. Then, pupunta tayo lang sa bandang unahan. At doon tayo magme-merienda habang pinapanood natin yung karagatan. Para medyo nakaka-relax naman. So, ayun, bibili muna tayo. A few moments later. So, ayun, may nakita tayo spot na pwede natin pagpahinga ng konti. Bumili lang kami ng merienda. Ito, RC and Cream O. So dito kami kakain sa tabi ng dagat habang nilalanghap namin yung hangin, pinapanood yung paligid. Maganda rito, malilim, puro puno. Tapos sa kabilang side, dagat. Actually ito rin naman, tubig rin naman yung ano nito eh, sa mga baawan. Ayan, ganda oh. Sobrang nakaka-relax. So yun, merienda lang muna kami rito, tapusin lang namin to then konting picture-picture din. Yun, diretso na tayo uwi. A few moments later. Woo! Yun, diretso na ulit. Ride out na ulit ang grupo. Basta magtaba sa kami, magberienda at magpahinga. Pintuhan lang saglit habang dinanamnam yung masarap na tanawin at masarap na hangin. Woo! Sarap talaga magbike. Yan, makikita nyo yung paligid oh. Ayan. So yun sana, huwag sana kayo magsawang suportahan ang aking channel. Lagi po sana natin i-share ito. Ibahagi natin sa iba nating mga
kapadyak, mga siklista, yan, o kahit mga hindi siklista, pwede natin i-share sa kanila para ma-encourage natin sila na mag-bike. Kung ikaw pa na makakita ng mga ganyan tanan, sigurado, mapapabike ka. Masasabi mo talagang sarap mag-bike. Ba, sobrang nakaka-relax. So siguro dito ko na rin tatapusin tong video na to, mga kapadyak. Maraming salamat sa inyo. Patuloy niyo po sanang ibahagi ang ating video. Share niyo lang po sa inyong mga FB. Please like and mag-comment na rin po kayo kung meron po kayong mga suggestion. Kung meron kayong magagandang lugar na alam puntahan, please comment niyo po para mapuntahan natin. And siyempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Padyak TV. Maraming salamat sa inyo, mga kapadyak. Woo! Sarap talaga mag-bike. Yun. God bless us all, mga kapadyak. Maraming salamat talaga sa inyo. Mabuhay tayo hanggang kailan natin gusto. Pumadyak tayo hanggang kailan natin gusto. Ayun. Woo! Maraming salamat. Peace out, mga kapadyak. Ingat tayo palagi. God bless us all. Kunin ang bisikleta at sa aking sumabay. Ang kasad at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at tumagaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, di ang mamamangha ka. At magugulat sa makita ng mata. Sarap mag-bike, ubos din ng iyong pera. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, di ang mamamangha ka. Sarap mag-bike, sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, sarap mag-bike, di ang girls with their nails done.